Good day. Ito po yung POS with inventory system. So, meron tayong tatlong user. Cashier, may inventory clerk, at saka may system administrator. So, una, punta muna tayo sa system administrator. Ito po yung menu niya. Makita natin yung mga menu nasa left side. So, meron tayong manage product. Dito tayo mag-add ng product. Update, delete ng product. Manage supplier. Adjust actual and stock. Stock in or sa receiving. Cancel transaction. Na lahat ng cancel transaction from the cashier, ito siya na record on makikita sa admin. So we have sales transaction report. So lahat ng transaction details sa sales dito natin na makita or na record. And then the sales summary, so transaction, summary per transaction. We have stock inventory, set what percentage of the available percentage. So manage user, so pwede tayong mag-create ng user dito. So system administrator, inventory clerk, and cashier. So si system administrator, so lahat ng function na nandito sa back office, makikita niya. So inventory clerk, so limited lang yung access niya. Usually sa product entry lang siya. Then si cashier, so si print module naman yung sa cashier. So later on makikita natin. And then we have exit order level, reorder level, or the critical level ng item. So nakasit na siya dito by 2. So pwede siyang dito sa product, actually pwede natin siya pwede po natin i-replace yung 2. By default lang kasi yun. So, sa tingin nyo na mas gusto nyo itaas-taas yung critical level niya, so, pwede natin baguhin. Okay, so, dito po tayo mag-add ng product information. Tapos, i-save lang natin. So, kung mag-update, so, dito lang tayo mag-update. I-click lang natin kung anong record. Then, for example, lagyan natin ang barcode. Ayan. Tapos, save lang natin. Ayan. So, meron siyang barcode. Tapos, pag ito, yung mga pula na nakikita natin, yung mga or naka-highlight na mga item, yun po yung mga item na naka-sell. So, try po natin mag-add ng isang item, i-sell natin. For example, ito. Sell po natin siya ng 20%. So, from 360 naging 288 na lang kasi naka-sell po siya ng 20%. So, update po natin. Ayan. So, ayan na po siya. Nag-highlight na po siya. Okay. So, pwede po natin ma-print lahat ng master list sa product natin. Okay. So, meron po tayong 7 page ang naka-record sa stock natin. Ayan, page 5 of 7. 5, 7 of 7. Ayan. 6 of 7. So, meron po tayo 7 page ng stocks. Okay, so, sa supplier, same procedure pa rin. So,
So, kung mag-add tayo dito lang, tapos kung mag-edit tayo dito, dito lang. For example, update natin to. Update. Ayan. Tapos kung mag-delete po tayo dito lang. When you still want to delete this ID. So, pag yes po natin, automatic nag-delete po yung naka-highlight na record. So, like for example, yes po natin. Ayan. So, deleted na po siya. Okay. So, sa adjust stop. So, pag hindi magtali yung actual inventory ng store at saka inventory ng system. So, pwede po natin siyang i-adjust. So, dito lang tayo. Create new. Tapos, select lang natin kung ano yung stocks and i-adjust natin. Like, for example, ito, i-adjust natin. Click lang tayo. Ayan. Tapos, sa quantity, so, kung ilang quantity ang i-adjust natin, example, isa. So, sa action, pwede po kita yung mag-add, pwede po tayong mag-remove. So, pag mag-add, i-set lang natin kung anong reason. Pag mag-remove, ganun pa rin, i-set lang natin yung reason. For example, mag-remove po tayo. So, tapos, damage stock. Lagay natin. Tapos, save natin. Ayan. So, automatic, 23 na lang yung quantity niya. Okay. Tapos, dito, ma-record niya yung mga damage stocks niya. Ayan. So, dyan po siya. Tingnan po natin yung stocks, yung ibang stocks from June 1 till now. So, meron po tayong mga na-record na. So, naka-color coding po siya. Yung color pula, yun po yung rinimove natin sa inventory. At saka yung color blue, yun po yung in-add natin. Ayan. So, makita po dito kung anong pizza natin prenasis yung adjusted natin na stocks. And then, sino yung user nag-adjust? Printable pa rin po siya. So, pwede po natin siya ma-print. Ayan. So, meron tayong stock in. So, sa stock in, so, pag mag-add tayo na stocks or pag may delivery, so, add lang tayo. So, automatic nagbibigay siya ng reference number. Okay, so example, add po tayo. Search po natin. So, pwede po tayo maka-search using the barcode. Ayan. So, stocks natin, isan lang yung natira niya. So, lagyan natin ng 20. Ayan. Ano, hindi siya nag-add kasi wala pong supplier. So, lagyan po natin online supplier. Ayan. So, ito. Try po natin. Ayan. So, meron siyang 23. Dalawa na lang ilagay natin. Ayan. Tapos, yung iba. So, wala na. Wala nang stocks available. So, lagyan po natin ng 25. Ayan. So, pag i-search mo yan ulit, meron siyang 25. Tapos ito, lagyan po natin to 15 yung available na. Ito lang iba. Try po natin to kung ilang available dito. Ayan, 10. So, click po tayo. Lagyan tayo ng 5. Pwede rin po tayo maka-search by brand or description. Example, Habayanas. So, lahat ng brand Habayanas, meron tayong makikita dyan. So, ito, lagay po lang natin. Lagay natin ng 10. Ayan. Tapos, kids. So, lahat ng mga ang kids na stocks, pwede na rin. Pwede tayong mag search. Tapos lagyan natin ng
10. So, ito po yung total na quantity na na-receive natin. Okay, so, dito, na-record po siya ilan yung total quantity niya. So, ngayong araw, may dalawang entry tayo or dalawang reference number. So, isa is ito po yung isa at saka ito po yung isa. So, pwede po natin siya ma-export to PDF or pwede po rin natin siyang i-print. Yan, printable po siya. So, online supplier, ayan, kita po natin. So, try po natin tingnan from June 1. Yan, so, pinakamaraming record is yung pinakaunang stock in or sa receiving natin. So, meron tayong 2020 ka stocks. Ayan po siya. Page. Pitong page po siya. Ayan po. So, pwede po tayo, pwede po natin siyang i-print. Pwede po natin siyang i-save as Excel, PDF, or Word. So, depende po sa inyo. Kung gusto po nyo ng soft copy ng reports. Ayan. Tapos, sa cancel transaction, so dito natin makikita lahat ng transaction na na-cancel po. So far, mayroon tayong dalawang na-cancel dito. The record. So, ayan. So, later on, makikita natin kung paano po mag-cancel ng transaction or sell transaction. Sa ating sell transaction report. So, ngayon araw, meron tayong kita na 2,687 minus, may list po siya na 50 pesos. Tapos, total niya is 2,630. So, from, tingnan natin, from June 1 to sa ngayong araw na to, lahat ng cashier. So, meron siyang total sales na 81,424.60. Tapos, meron siyang total list niya na 1,294.80. Tapos, total. Yan. Yan, subtotal niya. So, ma-filter po natin by cashier. Si cashier 1, cashier 2, cashier 3. So, iba-iba yung sale nila. Then, save po natin siya by, export po natin siya by PDF. So, try natin sales report. Ayan. So, tingnan natin sales report. Ito po yung sales report natin. Total niya, makita lahat niyan. Ayan. Tapos, meron po tayong summary. Kung gusto nyo lang summary. Ito po kanina is per item po ito. So, kung gusto nyo yung summary or by transaction. So, makikita po natin dito. By transaction po siya. Transaction. Nakagroup po siya by transaction. Ayan po yung total niya. Totaling ganyan. Tapos may mga alis po tayo nakikita may 94 50 50, ayan. So total list, subtotal is 82,714.40 minus list niya 1,294.80. So platable niya is 9,770.95. Yung total niya is 81,424. Ayan po. So, nakikita po natin dito yung ayan. So, kanina is meron po tayong 50 na list. Ayan po yung kanina. Ayan. Again, so pwede po natin siya ma-export to PDF. Tapos, meron tayong stock inventory. So, lahat ng stocks, makikita po natin dito.
So again, yung mga place highlighted item, pwede po natin siya ma-export to PDF. So stock inventory summary, makita po natin kung anong stocks ang pinakamarami pa. So Habayanas yung napakaraming stocks, 1,619. Yung iba is wala ng stocks. And makita po natin dito yung critical stocks. So lahat ng critical stocks makita po natin. So pag yung reorder level niya or the critical limit niya is greater than 6 stocks, automatic critical stocks na yung or status ng stocks na ng product natin. Dito makita po rin natin yung mga fast moving stocks. So sa daily natin, ayan. Weekly, monthly, yearly. So pwede po natin ma-export to PDF. So ito rin kanina, pwede natin ma-export to PDF. Tapos sa sold item, daily, weekly, monthly, ayan. Pwede po rin natin siya ma-export to PDF. So try naman natin i-log in yung sa cashier. Cashier 1. Ayan. Ito po yung interface ng cashier. So may mga shortcut key po tayo. If 1 new transaction, if 2 search product, if 3 pwede tayong mag-add ng list ng item per item, if 4 check out, if 5 remove all, remove all item from the cart dito po. Tapos if 6 printer settings, 7 delete sales, if 8 cancel transaction, if 9 change password, 15 logout. Okay, so sa printer po natin, so yun po yung nakaselect niya na driver. So Epson sa mga thermal printer po ito. Pero wala po tayong available at thermal printer dito. Yan, so lahat ng mga driver sa printer i-download niya sa dito sa dropdown. Makikita po dito, ayan, example niyan. Tapos if 1 po tayo, if 1 new transaction, so makikita natin na may binigay siya na invoice number. So pag may barcode tayo, so automatic i-scan lang natin yung stocks, automatic mag dito niya i-display yung barcode number niya. Example, ayan. So ayan yung details ng product. Tapos input na natin kung ilang quantity ang bibili natin. For example, 2. Ayan. Tapos select tayo ng bago. So ayan, isa. So example, mag-add kayo ng stocks. So i-scan nyo ulit yung barcode, tapos enter lang natin. Automatic nag-sum up naman dito yung stocks na binili natin. Ayan. Pero pag walang barcode available, so pwede po tayo mag if2, search natin yung item. Sample, Habayanas. Ayan, so lahat ng Habayanas makikita po natin dito. Scroll down lang natin. So example, ito siya. Tapos add lang natin. Ayan. So pwede rin natin i-remove yung item from the cart kung gusto po natin siyang i-remove. Kung gusto mong i-remove lahat, so remove all po yung i-click natin. Or F5 po tayo. Okay. Tapos add pa tayo ang isa. F2. Sa kids. So try po natin to. Ayan. So example, ito, itong stocks is lagyan po natin na list kasi may sira. So ilagay po natin kung anong reason may sira sa kilid. Ayan. Tapos ilang yung lagay natin na list. Example, lagyan po natin siya ng 20. So may discount siya na 20. So instead na 285, so naging 265 na lang. So nakita po natin dyan.
So, kung i-check out na natin, if 4 lang tayo, if 4, check out. Tapos, pag ko lang yung bayad natin, ayan, so hindi niya i-process. Example, lagyan natin ng 2,000. Ayan, so nag-turn siya. You're sure you want to print the receipt? So, since we're tayong thermal available, i-no lang natin. Pero pag may thermal kayo, i-yes nyo lang. Automatic nag-print po siya. Ayan. So, dito tayo sa daily sales niya. If 7 tayo. Oh, ayan. Okay, so ito po yung daily sales niya. Kadalawang transaction na po. Kanina may isa, tapos ngayon isa. Ayan. Kung gusto nyo makita yung details, ayan. So, yun siya. So, may total na 70 list na siya. Kanina 50 plus 20 ngayon. 50 plus 20. So, pwede po natin siya ma-export to PDF. Ito rin, export to PDF. So, cancel transaction. So, kanina may nakikita tayong kinancel natin na transaction. So, ma-cancel lang natin lahat mga sell sa sales transaction within this day. So, yan lang po yung ma-cancel natin. So, yung mga transaction from yesterday or the other day, hindi na po natin siya pwedeng i-cancel. Like, for example, ito, i-cancel po natin. Ayan. Tapos, may tanong po na ito, back to inventory, yes, na no, reason. So, example, wrong item. So, pag i-cancel or save niya na ng cashier, so, magpo-prompt po yan yung administrator login. So, hindi po siya iba pag-process ng system kung hindi po nilog in yung username at password ng ating administrator. Ayan, para po secure yung sales na yung sales na ng store. So anyway, kahit po makancel man dyan, makikita pa rin dun sa admin side kung anong item ang kinansel, tapos anong reason. So, makikita pa rin doon sa admin side. Okay. Tapos, may color coding po siya. Yung mga cancel transaction is naka-color. Pula na po siya. Okay, so. Tapos, pwede po tayo mag-change ng password. Dito po tayo mag-change ng password. Ayan, kung gusto po natin change yung password, so lagaw tayo. Try natin paglagin yung sa admin. Balik po tayo. Erasers of. Ayan, so dito po makikita yung lahat ng cancel transaction. So far, isa lang yung kinancel natin kanina. Ayan, so nandiyan po yung detail. Tapos kung sino yung nag-cancel. Okay. Makikita, ano, babalik po tayo, makikita yun. Kahit yung mga ibang transaction, makikita pa rin dyan. Ayan, like. Tapos dito, ito po yung, ano, yung daily sales natin. Tapos ito yung charge ng weekly sales natin. So, anyway, pwede po natin siyang baguhin. Like, for example, ilagay ko ng June 1, generate po natin. So, lahat ng transaction from June 1, ilabas niya graphically. Okay, so yung product line natin, meron po tayong 215. Daily sales, 4,349.40. Available stocks, 2,143. At saka yung critical stocks natin is 11. Okay, so itong system na ito, pwede po natin siyang gamitin so sa department store, sa convenience store. So kahit anong store na pwede naman natin malagyan yung mga product natin, pwede po siya. So ito yung sample data natin is yung mga data sa boutique po yung ginawa natin ng example. Okay, so don't forget to subscribe my channel. So just search sa FB, I mean sa YouTube, the Research of Resolution, tapos subscribe tayo. And then don't forget to visit my website, ResearchSolution.com.
I research software the solution.com. Ayan. So, meron po tayo makikita dyan ng mga system. Okay. So, thank you for watching, guys.